hindi naman talaga madaling magsabi ng nararamdaman mo, di ba? Especially pag nasa open forum nga. Pero, di ba, napakarami ng reklamo nga na naririnig natin. Pero kung gusto natin mabago yun, ngayon na yung time para mag-sabi tayo ng nararamdaman natin. Sorry kung ang lagi ko lang kausap mga lalaki. Yes, I understand. Kasi sila lang yung mga taong nakakaintindihan sa loob ng bahay na to. Basta hindi ko na kailangan i-mention kasi alam na naman ninyo kung sino yung mga karaniwang pinapansin ito sa babae. Kasi kayo mismo, lumalayo yung loob sa akin, nag-grupo-grupo kayo. So kayo na ako gugrupo. Siyempre sa mga walang kagrupo. Sa mga alpha goggles. Kasi actually sa labas ng bahay, ganito na ako. Mga kaibigan ko talaga lalaki. So ewan ko kung bakit. Siguro sa tingin ko talaga, ang mga babae hindi ako naiintindihan. Kasi pag ako nagsalita sa babae, talagang tagos. Kung plastic ka sa akin, eh plastic na ako sa iyo. Karen, tumingin ka sa akin. Mag-usap tayo na ako. Kasi diba, at first, ikaw na yung naging ka-close ko dito. Ay! Okay. Tapos nasaktan lang ako nung sabihin mong suplada ako. Ikaw ba naman sabihan ka ng suplada? Suplada daw ako, hindi ko daw siya pinapansin. Eh nung time pong yun, nagdo-drawing ako kuya dun sa poster namin. Di ba po sinabi ko din naman po sa inyo na pag may ginagawa ako, hindi ako nakakausap. Suplado na agad, hindi ba pwedeng busy muna? Kasi ako pag may ginagawa, focus ako sa ginagawa ko. Okay, eto ba naman? Simpleng word na ako. Hindi mo masabi? Tanong mo. Ako. Ako. Wait lang, pakinigan muna bago ikaw. Na-approach ko naman siya, pero parang hindi ko maintindihan yung ugali niya eh. Tanong mo sa kanila, sa mga grupo ko. Pag-focus ako sa isang bagay, tanong mo kung nakakausap nila ako ng matino. Ayun na nga, kaya pumasok din sa loob ng bahay para ala... Makisama. Para makisama! Hindi naman yun as in sa makisama eh. Kaya ako focus sa ginagawa ko para maging maganda yung production ng ginagawa namin. Kaya ako ginagawa yon kasi ayoko nang basta na lang. I'm not saying na hindi ka mag-focus sa ginagawa mo. Sinasabi ko lang, pansinin mo naman ako. Yung word na two syllables, one word, ako. Diba? Sobrang dali naman sabihin. Eh di, at once lang yung sabihin ako, o diba? At least sinagot mo ko. Kasi sa part ko, masakit rin yung isnabing mo ko. Di ba nagtanong ka naman sa lahat? O, hindi naman sa akin totally ka nagtanong eh. Kasi minsan God, talaga... sa lahat! Pero walang kasama. Guys, come on. Wait, alam mo, hindi tayo magkakausap dito ng ayos. Kasi masyado kang sumigaw. Pwede ka lang makipag-usap ng mga baba. Hindi ako sumisigaw. Guys, no love voice. Ayaw mo kasing mag-chill eh. Yung as in okay na to. Eh kasi feeling mo, lagi ikaw ang tama. Pakinggan mo rin yung sinasabi ko. Diba? Siyempre, paunahin mo muna ako unang nagsalita eh, diba? Okay. Guys, chill lang ka. Kasi kailangan mo nang bigyan ng way, ma-express yung feelings mo. Oh, yun na nga. Sige na, nabigyan na ka ng way. Express mo yung feeling. Kinausap mo nga ba ako? Hindi naman. Okay, mag-uusap na nga. Ngayon na mag-uusap. Guys, yes, guys! You're just making it worse, guys. Ano niya? Ito. Buhat lahat yung ulo, hindi yan makakaano. Oo, yun na nga eh. Ang init ng ulo. Kasi yan yung nagpabagsak sa pamilya natin. Oh, relax ka lang. Louis! Shhh, no family, guys. Papal! Uy! Kaya nga nagbababa na ako. Hindi ako sanayak kasi talo ako. Naayak ako kasi hindi lalabas ko na yung emotion ko kasi ayaw ko talagang mataas. Gusto ko na bumaba. Diyan nasira yung pamilya namin eh, sa pride na yan. Kaya nga ako ngayon, magkikipag-usap ako ng ayos. Nahihinahon ako. Pero ano bang nangyayari? Wala naman, di ba? Grabe naman. Tama na. Magaling naman kasi pag-aayos niyo eh. Ang mali doon, hindi makausap ng ayos, yun yun. Hindi ako sa hindi nakakausap ng maayos, Nika. Next time na lang. Don't expect someone kakausapin ko maayos, hindi mo na kinakausap mo maayos. Kasi puro sakit na salita lang yung lalabas niyo. Natapos man ang sagutan, patuloy pa rin ang paglabas ng hinain ni na Karen at Nika. Hindi mo sumisigaw eh, siya yung unang nanigaw. Magkakaayos. Ha? Hindi kayo magkakaayos. Usap kayong ano? Kasi siya yung unang nanigaw, Kuya Roy. Kailangan niyo muna mag-chill parehas, tapos tsaka kayo mag-uusap ulit, okay? Kasi hindi niya ako hindi siya magbigay ng parang time para makausap ng ayos. Kasi nakakita ko sa kanya na ang taas, sobrang taas niya. Pag matalino ka talaga, mataas yung pride mo eh, ayaw mo magpapatalo ka eh. Nerva? Ayokong umiyak dahil sasabihin na talo ko. Hindi ako talo, mas mabuti pang umiyak kaysa pasubugin mo yung dibdib mo. Si Karen, sinubukang pagpaliwanagan ng mga kasama. Ako, Chili, mali din ako dun eh. Kasi sinabihan ko siya ng suplada. Kasi suplada talaga ako eh.
Stabin ka ba naman? Hindi, kasi ganun ka talaga yung personality. Knock, knock. Who's there? Rugby. Rugby who? Teach me how to rugby. Teach me how to rugby. Nalakok si Ryan. Nung narinig niya na yung voice niya. Ba't ako nasabihan ng ganun? Parang ganun siguro. Si Nika hiningi na ang abiso ni Kuya. Maghihingi lang po ako ng advice sa mga nangyayari ngayon. Kasi ayoko po talaga ng away. Kasi nung bata ako, kahit na iniiwan ako ng mga kalaro ko, talaga pong nag-iba yung feeling ko nun kasi bakit ayaw nila sa akin, ginagawa ko naman yung gusto nila. Para pong nun, kaya nun natuto akong makipag-away ko yun, nung bata ako. Kasi parang walang tipong tao nag-a-accept sa akin, kahit ina-approach ko sila. Ang kinakatakot ko lang sa nangyari kanina, baka nag-iba yung tingin niya sa akin. Tinuro nga po sa amin ni Mama na magkakagulo po talaga pag nag-usap kayo ng amigat sa kalooban nyo. Hindi kayo magkakaayos kasi ganun yung pakikitungo ng pag-uusap nyo. Iba pa rin yung titira ka sa isang bahay na may ilangan, may alitan, may away, may parang ganun, Kuya. Feeling ko sobrang guilty ko. Bakit? Kasi umiyak siya, parang sobrang mag-iisip. Kung tunay kang nagpapakumbaba, hindi mo pupunahin. Yung pagkakamali ng isa. Pag nagpatawad ako, i-accept niya. Kung hindi man niya i-accept, at least nagawa ko yung part ko na napatawad ko siya. Paglabas ng confession room, maganda nilapitan ni Nika si Karen. Ayaw nga. Ito na lang masasabi ko muna. Sorry sa lahat. Alam mo? Alam ko, may alit lang tayo. Alam mo kayo. Ako kasi ayaw ko na lang. Alam mo, at the first place, gusto na kitang kausapin. Pero as in, nahihiya ako sa'yo. Bakit? Kasi minsan, parang hindi mo ako gusto kausap. Kaya ako ganito. Sorry din. Kasi there are times talaga na, siyempre, alam mo na, diba, unang-una pa lang, close ang tayong dalawa. Oo, yun nga yung sa akin. Oo, yun na nga. Yun ang giving the other the chance. Oo. Para makausap. Oo, oh, yun din yung nasa isip ko, na kailangan mo kausapin, pati ako. So, sorry din kung mali lang talaga yung term ko sa'yo. Alam ko masakit na sabihan na sa pata kasi sabihan na lang noon. Mali lang talaga yung term ko. Sorry lang. Sorry, Nika. Wala na lahat. Oh, wala na, ha? Wala na, wala na. Maldita ka na. Hindi ginatulad talaga ako. Sorry. Nahiintindihan kita kasi syempre may pinaghuhugutan ka din. Ang iba-ibang tao may pinaghuhugutan. Minsan, hindi natin maiintindihan yun. Kaya merong talagang mag-aalitan.